What's up mga boss, Hims here, and this is the last day of the week, and madilim na naman ang panahon. Kakaiba na talaga yung klima dito sa Saudi. Hindi na siya katulad nung dati. Almost five years ago, hindi siya ganito. And then, inaalala ko kasi yung mga nangyayari sa klima eh. Medyo nagiging ano ako eh. Mang Tani, seryosong totoo ng GMA News. Mang Tani, ano bang weather natin ngayon? De, ano? Yun nga, nung una ako dumating dito, hindi ganun kadalas yung ulan at hindi ganun kadami. Bilang na bilang lang, limang buhos lang ganun. Or limang ambon, tapos isang malakas na buhos, ganun lang. But now, hanggang ngayon, mag-April na, madilim pa din yung panahon and paulan-ulan pa din. So, in the future, magiging ano na to, summer capital of the East. Dito na kayo magbabakasyon kasi madaming beach, and then pag summer, hindi na ganun kainit, and then, yeah. Let's see, in the future, abangan nyo yan. Yan ang aking prediction. By the way, shout out to Boss JB. Nagtanong siya kung safe ba daw sa Riyadh. And sinagot ko naman sa comment, pero para sa kaalaman ng lahat, safe naman sa Riyadh. Mostly, sa pagkakaalam ko, lahat. And mas ano doon, kumbaga, mas lamang sila in terms of high-rise buildings, restaurants, and pasyalan, ang dami mong pagpipilian. Wala lang silang dagat doon. Pero in terms of safety, sa lahat naman siguro ng lugar, may lugar na parang hindi safe doon sa isang buong seating yun. At tulad dito, may lugar na hindi safe maglakad paggabi kasi madaming mga, alam mo yun, parang mga squatter ba. Hindi ko alam kung ano itatawag sa kanila. Kaya kanina pa ako isip ng isip, ano ba itatawag ko sa kanila? May mga Saudi kasi na maiitim. And yun yung mga parang naaapi dito. So, nagre-rebelde sila. And yun nga, hindi sila mayaman. May hirap lang sila na katutubo dito. So yun, kaya medyo salbahe yung ugali nila. And minsan nambabato, ganyan. Kaya iwas-iwas lang din sa mga lugar na yun. Kung sa Riyadh ka, alamin mo na lang kung saan yung lugar doon sa Riyadh na may mga bado. Bado kasi ang kalimitang tinatawag dito. And yun na lang yung iwasan mo. Okay ba yan? Anyways, kakadating ko lang ng office and maaga pa, maglalaro muna ako ng Mobile Legends. Addict na talaga ako. Pagka-uwi ko ng bahay, Mobile Legends inaatupag ko. Yung 3 to 4 o'clock ko na vacant, Mobile Legends ang inaatupag ko. Pag lunch break at walang ginagawa, guess what? Mobile Legends pa din. I'll just go to the admin building to deliver. So yun, magde-deliver lang ako ng mga documents and umaambon. Lunch ko, falafel, ano siya, soya, na ganting tinapay. Kahit ako sa inyo. Kubus siya na binalot. Labo. Tapos, yung palaman niya is yan. Piniritong soya beans. Sarap yan. Tapos may mga gulay-gulay.
So yeah, magpapa-attendance lang ako ngayon. And then, malapit na uwian. Alauna na eh. Weekend na. Actually, naliligaw ako. Hindi ko alam kung saan yung meeting room na yon. Pero sabi sa ground floor daw, so balik tayo sa ground floor. By the way, ito yung mga exam hall nila. Ganyan magpa-exam dito lahatan. Anyways, hinahanap ko pa din yung room. Hindi ko makita. So, nasa maling building pala ako. Doon sa lumang building ng English language pala to. Anyways, nagtanong ako kasi kung saan, sa ground floor ba or sa... Kala ko kasi dito talaga ginaganap sa bagong building. So, sa luma pala. Punta tayo dun sa luma. By the way, ito yung bagong building and ito yung luma. So, yeah. Today we are going to do... Today we're going to do an experiment. Yeah, today we're going to do an experiment. At the end of today's session. At the end of the session. And ayun, tapos na ako magpa-attendance. Balik na tayo sa opisina. And ayun na nga mga boss, ano, uwi na. Madilim pa din ang panahon. Maambon-ambon pa din po mga kaibigan, mga kapuso, mga kapatid. At lumakas po ang ulan. Buksan mo na dimin. Tawa siyang ulan. May gulay. Ah, huling buhos na siguro ito. It's rainy season in Saudi Arabia. Rainy season again and again. See, I'm wet. So ayun po mga boss, ano, nakalimutan ko tapusin yung vlog ko kahapon. So ngayon ko tatapusin because hindi naman excited. Gusto kong ano, kausapin pa ulit kayo because ang ganda ng usapan natin ngayon sa comment section, sa comment box natin. And mostly sa inyo na nasa Dubai, gaya ni Kuya Mar, eh sabi, mas okay daw, kung okay naman daw yung trabaho ko dito, dito na lang daw ako mag-work. Because may nagsabi din, I forgot the name, wait, I'll get back to you. Ayun, si Boss Marvin Makasigan, 7 years na daw siya sa Dubai. So, mas ano daw, medyo hindi daw nga ganun kaganda din yung economy ng, hindi naman economy, yung work, OFW work. Dahil, mababa na daw ang pasahod sa Dubai and nagtatanggala na din daw sila. So yun. And advice nga din ni Kuya Mar na kung okay naman daw yung trabaho ko dito, dito na lang din daw ako. Na, si Kuya Mar, from Saudi siya and nag-transfer siya sa Dubai. So yun. Mas magandang kumuha din ng mga information ng mga taga-Dubai kasi ako syempre hearsay lang. Kung ano yung nakikinig ko, yun yung sinasabi ko about sa Dubai. Pero, ang main goal ko lang naman talaga sa Dubai, kaya gusto ko mag-work doon, is para makapag-explore and makapag-travel. So, kung hindi worth it na i-give up ko tong work ko dito sa Saudi, siguro mag-iipon na lang talaga ako para makapag-visit or makapag-travel ako dyan sa Dubai. So, ayun o, about work and about transferring to Dubai, ang topic natin ngayon. So, ang hashtag, hashtag Saudi versus Dubai. Total, yung vlog ko naman today is about work ko din. Actually, ano lang yun, yung mga video na nauna is konti lang yun ang mga ginagawa ko. Yung mga kaya ko lang i-vlog because sometimes talaga sobrang busy and hindi ko na maiisip na mag-vlog. And yun nga, yun lang yung mga halos
hindi naman halos usual. Yun yung mga usual na ginagawa ko lang sa opisina yan. Magpapirma, magpa-attendance, mag-ayos ng mga documents, filing, Word documents, Excel, mga ganyan, kumain. So anyways, tapusin ko na tong vlog na to, hashtag Saudi versus Dubai. So once again, once more, maraming salamat. And sisimulan ko na tong vlog ko ngayong araw na ito.